is Wang. Welcome back dito sa ating YouTube channel. For today's video, usap mabuhok tayo. Kung katulad ko kayo, na marami ng ubang katulad niyan, at ma-arty pa rin kayo kasi gusto niya magpa-rebond, hindi pwedeng sabay ang kulay at ang rebond, or else masisira ang buhok mo. Ito yung remedyo na pwede mong gawin sa buhok mo. Ayan, para hindi siya masira, para hindi ka rin mamuti ang buhok mo habang ikaw ay naka-rebond. Ayan, so kung interesado kayo, keep on watching. Ayan, so yung product na sinasabi ko sa inyo, walang iba kundi ito. Itong Tresemme Root Touch Up. Ayan. So, dalawang color yung binili ko kasi hindi ako sure kung ano yung pwede sa buhok ko. So, I have here the light brown and I have the dark brown. So, meron din itong black, I believe. Parang tatlong color nito. So, it depends on the color of your hair. But since ang color ko ay blonde, so I think brown dapat ang aking bilhin. So, bumili ako ng apat actually, dalawa nito and dalawa nito. So, bakit apat? Kasi buy one take one ko siya nabili nung sale. Kaya, mura ko lang siya nakuha. So, parang etong apat, tapos meron pang kasamang shampoo, parang 750 plus lang. So, ang presyo nito, kapag binili mo yung regular price sa Watsons, kundi ako nagkakamali, ang presyo niya ay 400 plus. So, nung nabili ko siya sa Lazada, dahil nga may voucher pa siya, tapos sale pa siya, nakuha ko lang yata siya ng 300 plus. Tapos, yun, bumili na ako. Dalawa pa yun. Okay, so yun na nga. Without further ado, i-review na natin ito. Ayan, so as you can see, my hair is super, super duper white na. Ayan, I have a lot of white hair. So, ito, madali lang naman siyang gamitin, guys. All you need to do is, siyempre, spray it to dry hair. So, kailangan mo siyang kalugin. So, ngayon ko lang nalaman na kailangan siya kalugin. So, hindi ko siya kinakalug every time nagagamitin ko. Kaya pala, minsan hindi kumukulay. So, ayan. So, kailangan, guys, ang ilalagay niyo rito is exact amount lang. Hindi mo siya kailangan gamitin madami. Kasi na-try ko siyang ilagay ng madami. Itim na itim nga siya or brown. Or cover na cover nga siya pero matigas siya sa hair. So, tsaka dapat suklayin mo, i-blend mo siya agad kasi pag hindi mo siya na-blend at nag-set na siya, mahirap na po siyang bawiin. Okay? So, matigas siya pag gano'n. Okay, so, tingnan natin. So, eto yung aking before. Okay, so, sabi daw, 6 to 8 inches. Ayan, so, ayan. O, diba? Na-cover na siya. Tapos, i-blend mo lang, suklayin mo. Sinusuklay mo siya dapat kasi pag hindi mo sinuklay, parang mag-iipon siya. So, huwag mo rin siyang ididikit kasi pag idinikit mo, hindi siya maganda. So, okay din to kapag yung mga anit nyo, yung parang ano na, yung ibang tao, yung parang kita na yung anit. Kung mapapansin niya, natakpan. Pero mas maganda to kapag in-spray mo, huwag ka muna mag-makeup kasi kakapit siya sa mukha or gumamit ka ng pantakip na ganyan sa mukha kasi baka kumapit sa mukha, baka ma-allergy. Hindi ko naman sure kung nakaka-allergy to ano. Pero upon using it, hindi naman ako na-allergy. So, itatouch mo lang lahat ng mga yung mga hair na tingin mo ay kailangan. Saka ako, hindi ko naman nilalagyan yan lahat. Saka nilalagyan ko lang yung nakikita. Pag hindi nakikita, hindi ko maipoponi. So, ganyan lang. O, di ba cover na siya. Tumatagal po siya ng buong araw. Hindi siya naaalis. Hindi siya matigas. Kapag tama yung paggamit mo, okay lang siyang ganyan. Basta ikom mo lang siya ng ikom ng ganyan para ma-blend siya and let it dry for 1 minute. Ayan. Okay lang kahit nagsusumblero ka. Okay lang kahit mailagay kang tela sa ulo, hindi siya kumakapit, hindi siya nag-smudge. Hanggang hindi mo siya nililiguan, hindi siya mawawala sa hair mo. So, kung hindi ka nag-shampoo ng hair, halimbawa, hindi ka nagbabasa ng ulo, araw-araw, hindi ka nag-shampoo, nag-condition. Kasi ako, ganun ako. Minsan, every other day lang kasi nga, dahil nga rebonded, kailangan extra care dito sa ating buhok, di pwedeng araw-araw yan. So, ngayon, ganun. Kaya, hanggang kinabukasan, hindi naman siya kumakapit sa unan. In fairness, hindi siya makapit sa unan, hindi siya makate. As in, parang normal na buhok mo. So, ito yung acting after. So, maganda to. Halimbawa, merong special event ka na ato. Tapos, hindi ka pa pwede magkulay. Maganda to. Kasi, for emergency use. Ako naman, hindi ko siya for emergency use. Kasi, gagawin ko na siya for daily use. Dahil nga, di ba hanggang dito na yung uban. Ang pangit naman kung ang ganda ng buhok ko rito sa baba, rebonded, may kulay, blondie. Pagkatapos yung tuktok ko, di ba, hindi mo malaman kung puti o itim ang kulay. Ayan, so, yun lang, guys. So, I highly recommend itong Tresemme. So, according sa mga reviews sa online,
mas maganda raw to as compared to other products. Hindi ko sure kung yung isa, kung yung L'Oreal is okay, hindi ko pa na-try. Pero yung mga, di ba, meron tayong mga product na nabibili yung parang sa overseas nang gagaling. According to sa mga users, pinakamaganda ito. Kasi nga, hindi siya kumakalat, hindi siya kumakapit sa damit, hindi siya kumakapit sa unan, hindi siya kumakapit. Ayan, so yun lang guys. Highly recommended. So, ano pa inihintay nyo? Try nyo na to. Ayan, so this video is not sponsored. Talagang natuwa lang ako dito. So, yun nga. See you on my next video. Bye!